Naranasan niyo na ba ang mabigo? Masakit ang makaranas ng kabiguan. Kapag ikaw ay may inaasam-asam at pinagtrabahuhan mo yun ang husto, nag-effort ka, tapos hindi mo nakamtan, o kaya naman if things didn't turn out the way you wanted them to be, masakit. Masakit ang mabigo. Halimbawa ay inaasam mo na yung mga anak mo ay lumaki ng mabuti, may magandang asal, pinag-aral mo ng mabuti, pero dumating ang panahon na naging walang respeto sa inyo. Bigla kayong sinasagot-sagot. Malaking kabiguan at masasabi mong, saan ako nagkulang? Binigay ko naman lahat sa kanila ang aking pagmamahal, pinag-aral na mabuti. Bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito ang kanilang isusukli sa akin? O di kaya naman ipinaghihirapan mo ang mag-aral dahil gusto mong maging doktor. Pero hindi ka pumasa-pumasa sa board exam. Nakailang ulit ka na hindi ka pumapasa. Bigo ka rin. At masakit dahil pinaghihirapan mo yon. O di kaya naman masakit lalo kapag ikaw ay nabigo sa pag-ibig. Binigay mo ng lahat, ang effort, ang panahon mo, para dun sa taong minamahal mo, pero rejected ka pa rin niya, o di kaya naman pinagtaksi lang ka pa rin niya. Masakit. Masakit ang makaranas ng pagkabigo. Dahil para bang ito'y isang rejection at napakasakit ng rejection. Ito yung mga sentiments na ating mararamdaman dito sa Ebanghelyong ating binasa sa linggong ito. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkwento tungkol sa isang may-ari ng ubasan. At siya'y umalis muna at nais na niyang kunin yung mga pinroduce ng kanyang ubasan. Kaya't nagpadala siya makailang ulit ng tao doon upang kunin yung kanyang kita. Pero anong ginawa ng mga nagtatrabaho sa vineyard? Every time na may pinapadala yung may-ari, kanila tong pinapatay. Not once, twice, or thrice. Hanggang sa dumating sa puntong ang pinadala na ng may-ari ay yung kanyang anak, with the thought na hindi naman nila ito sasaktan dahil anak ko to. Pero nagkamali siya dahil pinatay pa rin nila yung kanyang anak. Itong kwento ng ating Panginoon ay lumalarawan unang-una sa kwento ng Diyos at ng Israel. Kung ating matatandaan, ang Israel ang piling lipi ng ating Diyos. Sila'y pinili niya, minahal niya, inalis niya sa pagkaalipin, inalagaan, at pinadalhan ng maraming propeta, pinadala yung kaniyang anak sa kanila. Subalit anong ginawa ng Israel? Tinanggap ba nila ang pagmamahal ng Diyos? Tinanggap ba nila yung kaniyang anak? Hindi. Kaya nga't malaking kabiguan marahil, malaking sakit ang naramdaman ng Diyos sa pag-reject sa kanya ng Israel. Subalit ang kwentong ito ay lumalarawan din sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin, kaya nga't binibigyan niya tayo ng mundo na punong-puno ng maraming bagay upang tayo ay maging maligaya. Pero dumarating yung pagkakataon sa ating buhay na sa halip na tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, sa halip na maging mapagpasalamat tayo, sa halip na tayo ay tumanaw ng utang na loob sa Kanya, tayo ay tumatanggi sa Kanyang pag-ibig. Tayo ay lumalayo sa Kanyang pag-ibig. At ito ay ginagawa natin sa tuwing tayo ay pumipili ng kasalanan sa halip na gumawa ng kabutihan. Every time we choose to commit sin, that is an outright rejection of the love of God in our lives. And we know that we are very sinful people. Paulit-ulit tayong nagkakasala.
Pero alam niyo, kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, kahit na paulit-ulit nating nire-reject ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos hindi nagsasawa para ipahayag ang kaniyang pag-ibig sa atin. God never gets tired of giving His love to us despite the many rejections that we give Him. Bakit? Dahil ang Diyos, ang nature niya magmahal. He will not be God if He will not love. Kaya nga't ang Diyos natin patuloy na tumatawag sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin. At yun din yung panawagan niya sa atin, na tayo ay bumalik sa Kanya at tanggapin Siya, at kung anong klase ng pag-ibig ang ibinibigay niya sa atin, ganong klase rin ng pag-ibig ang ibigay natin sa isa't isa, sa ating kapwa. But real talk, sabi nga nila, kapag ikaw ay nagmahal, expect to be hurt. Kapag ikaw ay nagmahal, expect to be frustrated. Bakit? Dahil the reality is, love is not simply about good things. Love is not simply about the sweet things. Love also involves pain. Diba kung nakaka-attend kayo ng kasal? Ano yung sinasabi ng mga mag-asawa sa kanilang vows? I promise to love you in sickness and in health, in good times and in bad, till death do us part. Dahil ina-acknowledge nila that love involves pain. Love also involves getting hurt. And why is that? Simple lamang. Dahil tayo mga tao ay imperfect. That is why our love will be imperfect. Tayo mga tao ay limited. That is why our love will be limited. And because we are imperfect and limited, there will come a time kahit pamahal na mahal natin yung ibang tao, masasaktan natin sila. There will come a time na may masasabi tayo na ayaw natin sabihin. There will come a time na may magagawa tayo na ayaw natin gawin para masaktan sila, pero masasaktan pa rin natin sila. At ganun din yung mga ibang tao. Because our love is limited and imperfect, masasaktan at masasaktan natin ang bawat isa. But should that stop us from loving? Hindi. Ang Diyos, alalahanin natin, ipinako na nga sa krus, hindi pa rin tumitigil sa pagmamahal sa atin. So what should we do? Magmamahal pa ba tayo? Gayong masasakta din naman tayo? Yes. Kapag nasaktan ka, anong gagawin mo? E di umiyak. Accept that you have been hurt. Grieving is part of loving. Kapag ikaw ay nasaktan, aminin mo sa sarili mo na nasaktan ka. And allow yourself that time to cry or to grieve. Kasi crying purifies the pains that we have experienced. Crying helps us grieve. And crying helps us move on. Kaya tanggapin niyo, huwag yung mayabang na, naku, hindi naman ako nasaktan. Wala naman yan, kaya ko mabuhay nang wala ka. Hindi mo ko kayang pabagsakin. But the more we deny the pain that we experienced, the more it will be difficult for us to move on. At kapag nakaiyak ka na, then give love another try. Kasi yung iba, pagkatapos umiyak, sasabihin, ayoko nang magmahal, ayoko nang umibig, tapos na ako dyan. But then, kung titingnan mo kung sasabihin mo yan, what will become of your life? Kung ang buhay ng Diyos, if God is only God because He loves, ikaw, anong magiging buhay mo pag wala kang pag-ibig, kapag wala kang minamahal? And I'm not simply talking about a romantic kind of love. It's a kind of love that is willing to give oneself to other people. Kapag wala kang pinag-aalayan ng buhay mo, ang hirap mabuhay, para bang wala kang meaning na matatagpuan sa buhay.
That is why we are always invited after being hurt, after grieving. Magmahal ka ulit. Subukan mo ulit magmahal. Kung masaktan ka ulit, ganun ulit, iyakan mo. But then, at the end, continue loving again. Because that is the only time you will experience what life is all about. And that is only how you can experience what it is to be God-like. Because God, despite all the disappointments, despite all the hurts that we have caused Him, He never stops loving us. Yet don't give up on love. Like the owner in the story in the vineyard, he never gave up on love. Dahil yun ang reason kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa atin. Kaya patuloy tayong magmahal. Kahit tayo masaktan, isipin natin ang Diyos na lagi nating sinasaktan ay hindi nagsasawang magmahal sa atin. Huwag tayong magsawang bumalik sa Kanya. Huwag rin tayong magsasawang humingi ng tawad. At huwag rin tayong magsasawang magmahal ng ibang tao. At huwag lalo tayong magsasawang mahalin ang ating Diyos.